Mga tangay, ang oras alas 12:36 ng tanghali. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza Tan. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Lunes, February 28, 2022. Narito na ang mga pangunahing balita na dapat niyong abangan ngayong tanghali sa DYPR Balita. Balabac Island magiging katulad din umano ng El Nido. Bayan ng Culion, inihahanda na ang Culion Elementary School para pumasa sa validation ng face-to-face class. COVID cases sa lungsod, tuloy ang pagbaba. Sa police report, PIDEA number 9 target list sa Palawan na aresto sa Pasig City. Sa balitang showbiz, mga kandidata ng Miss Puerto Princesa nagpatalbugan sa long gown at swimsuit competition. Sa balitang Cuyunon, Civil Service Commission inklaro ang polisiya sa pag-impliyo mga manigubrang Pilipino na may dual citizenship. At sa ating balitang good vibes, mga opisyal ng Barangay San Miguel humataw sa Paro-Paro G dance cover. Abangan ang detalye ng mga balita makalipas lamang ilang sandali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pero padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hassle. Palawan muna. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Mag-e-election na naman. Naghahanap ba kayo ng mura, quality at mabilis na serbisyo ng inyong election materials? Saan ka pa? Punta na sa Tata. Ni Tata Printing Services. They offer the most affordable and quality products for your election needs. They have tarpaulin, t-shirt printing, calendars, and many more. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa Tata. Ni Tata. Sa ibang katanungan, punta lang sa Rojas Street, katabi ng HTU. O tumawag sa kanilang numero 0915-786-0967 o mag-email sa tataknitata@gmail.com. Tata ni Tata Printing Services. DYPR Balita Tanghali. Sa detalye ng ating balita, Balabac Island magiging katulad umano ng El Nido. Ang detalye ng balita niyan, hatid ni Romy Luzares. DYPR Balita. Kung may El Nido sa north ng Palawan, magsikat sa pagkakaroon ng magagandang island beach ay magiging tulad din ng El Nido ang buong Balabac Island. Ito ay ayon kay Governor Jose Alvarez dahil sa dami ng mga isla at nagaganda ang beach sa Balabac, Palawan. May 3.2 kilometers airport na kasi sa Sibaring Island at may ginagawa pang airport palapit sa poblasyon sa barangay Katagupan ng Balabac, Palawan. At pinagdudugtong na ng pamahalang panlalawigan ang mga isla malapit sa mainland Balabac, malapit na rin tapos kung saan mas malaki pa umano ang Balabac sa Singapore kapag napagdugtong-dugtong na ng pamahalang panlalawigan na ang mga isla sa ilalim ng proyekto ni Governor Alvarez. Kung ikukumpara daw ang Balabac sa Maldives ay malayo ang ganda nito sa hinaharap na plano para sa turismo ng Balabac, Palawan. Kung saan ang makikinabang umano nito sa mga susunod na taon na kung hanggang sa 25 years ay ang mga kasalukuyang generasyon kung saan wala na umano si Governor Alvarez, pero sa mga panahon niya ay titiyakin niyang magiging kaakit-akit at magiging tanyag ang bayan ng Balabac. Kung kinakatakutan ang mga gumagalang buhaya sa Balabac, ang plano ni Governor Alvarez o Alvarez na hulihin ang lahat ng mga buhaya sa Balabac at ilagay sa isang lugar o ilagay sa isang sanctuary ang lahat ng buhaya na isa sa magiging tourist attraction sa mga susunod na taon, kung saan isa sa plano para mapakain ang mga buhaya kahit nasa sanctuary na ay ang pagkakaroon ng poultry para doon bibili ang mga turista para ipakain sa mga buhaya. Bagamat hindi naman daw umaasa si Governor Alvarez na ibubuti sa 2nd District bilang congressman, pero sakali na piliin siya ng mga taga 2nd District ay magiging progressive pa umano ang bayan ng Balabac at ang 2nd District.
Bagamat tatapusin naman noon ng gobernador ang kanyang natitirang proyekto sa south ng Palawan bago siya bumaba bilang gobernador, kasama na ang mga nagpapatuloy na proyekto sa norte ng Palawan. Lahat umano na ipinangako niya ang proyekto simula nang siya ay maging gobernador ay tatapusin at isa sa ilalim sa inaugurasyon na bago dumating ang June 30, 2022. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan. Maraming salamat kasamang Romy Luzares. Sa ibang balita, kabilang ang paaralan ng Culion Elementary School sa mahigit 200 na pampublikong paaralan na mag-i-implement ng pilot limited face-to-face classes kung sakaling makapasa sa validation. Ito ay alinsunod sa DepEd DOH JMC number 01S2021. Ang nasabing validation ang mga dedetermina at magiging hudyat na maaari ng magkaroon ng limited face-to-face classes sa iba pang paaralan sa bayan ng Culion. Siniguro ng lokal na pamahalaan na matutuktukan ng maayos ang preparasyon nang sa gayon ay maging handa at masigurong ligtas ang mga kabataang papasok. Gayun din ang mga guro kapag naisakatuparan na ito sa new normal na setup ng mga paaralan. Matapos aprobahan ni Culion Mayor Maria Virginia de Vera ang sangguniang bayan resolution na sumusuporta sa nasabing layunin, ay agad na nagkaloob nang suporta ang lokal na pamahalaan ng Culion kagaya ng mga sumusunod: paglalagay ng karagdagang hand washing facility, paglalagay ng dagdag na mga pintuan upang mas maging ligtas at maaliwalas ang silid-aralan, MRF o Materials Recovery Facility at nagpagawa ng compost pit upang mapanatili ang kalinisan, nag-imprenta ng mga tarpaulin at signage ng emergency directories, nagbahagi ng PPEs o personal protective equipments para sa mga mahal na guro. Nais din maisiguro ng pamahalaang bayan na mayroong malinaw na proseso at bawat paaralan pagdating sa referral system kung sakaling magkaroon ng COVID-19 cases sa paaralan. Epektibong contact tracing at contingency plan kung sakaling tumaas at magkaroon ng paglobo ng kaso sa komunidad. Sigurado din na sapat ang kaalaman ng school DRRM sa pamamagitan ng simulation drill na nakatakdang pangunahan ng MDRRMO patungkol sa mga health protocols, at masigurong epektibo ang implementasyon ng school health and safety protocols kapag nag-umpisa na ang limited face-to-face classes sa Culion. DYPR Balita. 43 minuto makalipas ang alas 12, sa ibang balita, papormal ng inilunsad ngayong araw ng Business Permits and Licensing Office ng San Vicente ang Electronic Business Permit and Licensing System, at ito ay upang mapasimula na ang digitalization sa pagproseso ng mga bagong aplikasyon at renewal ng mga business permits. Ayon kay Rexel Rosauro, ang licensing officer ng San Vicente, ang OEBPLS ay isang online at cloud-based software daan sa pagproseso ng mga aplikasyon para sa mga bagong business permit at mga aplikasyon para sa pag-renew ng business permit gamit ang elektronikong paraan. Sa pamamagitan nito, ang mga nagninegosyo ay maaari nang magsumite online ng kanilang aplikasyon para sa business permit, magsagawa ng online payments at tumanggap ng electronic version ng mga permit, lisensya o clearance. Isa sa mga layunin nito ay mabawasan ang pakikipag-ugnayan sa mga tao at isulong ang mahigpit na pagsunod sa mga protocol sa kalusugan sa gitna ng pandemya. Sa pamamagitan din ng online system ay mapapabilis at transparent ang mga proseso at makikita na agad kung magkano at ang detalye ng mga bayarin. Sa loob ng 2 linggo ay sa kiosk ng BPLO muna gagawin ang pag-a-apply ng permits online upang masanay din sa bagong sistema ang mga miyembro ng Business One Stop Shop o Boss Team, at pagkatapos nito ay maaari na mag-apply online ang mga end users sa kani-kanilang mga tahanan o lokasyon basta may internet connection ito. Ang mga endorsing offices na kasama sa Boss Team tulad ng zoning, sanitary inspector, engineering at iba pa ay mananatili muna sa BPLO hanggang maging familiar ang bawat isa sa bagong sistema. Una nang itinakda ang paglunsad ng EB
PLS noong unang araw ng trabaho sa buwan ng Enero nitong taon, subalit naantala ito dahil sa pagkawala ng serbisyo ng kuryente at internet dahil sa pinsalang dulot ng bagyong Odette. Lahat ng local government units ay inatasang magtatag ng electronic business one-stop shop ayon sa Joint Memorandum Circular Number 01-series of 2021 na inilabas ng Advisory Council ng Ease of Doing Business Anti-Red Tape, Department of Trade and Industry, Department of Information and Communication o DICT at ang Department of the Interior and Local Government na nagtatag ng mga alituntunin para sa pagproseso ng mga business permit, clearance at mga lisensya sa lahat ng lungsod at munisipalidad. DYPR Balita. Sa ibang balita, COVID cases sa lungsod, tuloy ang pagbaba. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Chris Barrientos. DYPR Balita. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba ng active COVID cases sa lungsod ng Puerto Princesa base sa inilabas na COVID bulletin ng City Epidemiology and Surveillance Unit. Kasabay ito ng anunsyo ng National IATF na pagkakabilang ng lungsod sa mga isa sa ilalim sa Alert Level 1 ng risk status ng COVID-19 mula bukas, March 1. Base sa datos na nilabas ng City Epidemiology and Surveillance Unit, 132 active COVID cases na lamang mayroon ngayon sa lungsod. Buwa ba rin ng labing dalawang kaso ng virus na nadagdag sa nasabing listahan kahapon na taong mga antigen test reactive lamang, na ang 10 local cases habang ang 2 naman ay imported cases at walang bagong RT-PCR test positive. Samantala, 2 antigen test reactive naman na nasawi kahapon sa lungsod na mga local case at mula sa Barangay San Rafael at Barangay Santa Monica. Matatanda na una ng sinabi ni City Incident Management Team Commander Dr. Dina Palanca na bago pumasok ang buwan ng Marso ay inaasang patuloy na baba ang kaso ng COVID-19 sa Puerto Princesa at inaasahan din na posibleng ma-zero out sa susunod na buwan, lalo pat wala namang bagong variant ng COVID-19 na nadidetect at inaanunsyo ang World Health Organization. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat kasamang Chris Barrientos. Abangan ang ibang detalye ng mga balita makalipas ang ilang sandali. Mahalaga ng iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis at kalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan. Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank, along National Highway, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. DYPR Balita Tanghali. Sa pagpapatuloy ng ating balita sa Baritang Kuyunon, Civil Service Commission, inklaro ang pulisiya sa pag-impliyo mga manigobrang Pilipino na may dual citizenship. Ang Baritang Kuyunon, yatid ka natin ni Ms. Nanette Pijapco-Trampe. DYPR Balita. Ang Civil Service Commission ang palwai restriksyon na pag-impliyo sa gobyerno ay ang mga Pilipino nga may dual citizenship o datong darwa anang kabagan nga nasinatibad. Sa dalami ang Republic Act number 9225 o ang Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2000. Agakon nga mga Pilipino nga ang nasinalidad sa ibang panwa
ay may mong magmantinir o makabul uman at ang citizenship, iksarang matawan po sa gobyerno, makatapos na magsumpa uman sa Republic of the Philippines. Iksarang mag-umpisikis bago ta na magurang sa pwesto o magpangwara at ang insumpa na oath of allegiance sa ibang banwa na hindi ang alinan. Pero makunang Civil Service Commission sa Resolution Number 2101052 nga mipit sa nga December 21, 2021, ang mga requisitos na datubog para sa mga dual seats na akabwel ang nasyonalidad pagi sa Jus Soli o yung batasan na sa banuang teritoryo ang ebakasyon, derivative naturalization o nasyonalidad ngayong tao sa mga rapasong edad ng mga bata tingin andang kurang-kurang at pilis andang citizenship. Legal nga pagpakulay sa isarang arapasos kung edad na batak Pilipino i mga tao nga taga-ibang nasyon sigon sa adoption law. Ang pagpangwara isarang foreign citizenship para lamang sa nidarwa kay insam kumpan nga nasyonalidad kung sa din ang takapwa ng magtulong sa citizenship makunang ahensya. Dugang pa ang CSC Resolution Number 210-1052 ay impasin ng February 4, 2022 sa Business World, igmagay pito 15 kadlaw pagkatapos ang paskin. Nanet Pediaco Trampe para sa DYPR, Baritang Kuyunon, ang sakaunan sa tagipusok ni ang mga Palawenyo. DYPR Balita. Matamang salamat, Miss Nanet, sa ating police report. Police report. Pidayan number 9 target list sa Palawan na aresto sa Pasig City. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Romy Luzares. Police report. Naaresto sa Sandoval Street, Centennial 2, pinagbuhatan Pasig City ang wanted at Palawan Provincial Police Office high value individual at PBA rank number 9 target list na kinilalang si Rosbel Bala alias Arby Bala, 29 anyos, may asawa at elektrisyan na tubong District 4 ng Isabela at kasalukuyan nakatira sa Jimmy Signal 2, pinagbuhatan Pasig City. Ang wanted ay na-aresto ng pinaisanib na person ng LMEDO PNP, Palawan Police Intelligence Unit at F2 Regional Mobile Force National Capital Region Police Office, Pulitan State ng Paiga ng pinagbuhatan Pasig City at 4 Automobile Force ng 4A sa bisa ng warrant of arrest na binaba ni Judge Paul Harmonis Jr. ng Regional Trial Court 4th Judicial Region 95 sa City Palawan na may dalawang kaso. Una dito ay violation of Section 5I ng Republic Act 9262 sa ilalim ng Criminal Case Number ROX 173-6506 ROX na may inirekomendang siyansa na ₱120,000. At isa pang warrant of arrest na binaba naman ni Judge Analia Johnson Mendoza, Assisting Judge Branch 95 for Judicial Region, Port of Ensign City, Palawan for violation of Section 5A in relation to Section 6A ng Republic Act 9262 under Criminal Case Number ROX 17-3505 kung saan nasa ₱10,000 ang fiyansa para sa kaso nito. At sa kabuuan, nasa ₱130,000 ang fiyansa na dapat ilagak ito para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang suspek ay ginagawa sa Police of Station 5 na ng Pasig City for proper disposition at papadala sa Court of Jurisdiction dito sa Port of Ensign. Romy Luzares, DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan niya. DYPR Balita. Maraming salamat, Romy Luzares. Isa pa ang police report, isang drug suspect huli din sa barangay Santa Monica. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. Police report. Ito na naman drug personality ang bumagsak sa kamay ng pulisya matapos mahuli sa sinagawang drug buyback operation sa barangay Santa Monica. Sa inilabas na report ng City Police Office, ang 49 anyos na suspect na hindi na pinangalanan ay nahuli ng mga operatiba ng Police Station 2 Drug Enforcement Unit na pinamumunuan ni Police Major Noel Manalo ng anti-illegal drugs sa Purok Bliss sa nasabing barangay. Nakumpiska mula dito isang
heat sealed the plastic sachet na naglalaman ng white crystalline substance o hininalang shabu at ang 1,000 pisong marked money. Sa kasalukuyan ay nasa kustudiya pa rin ang pulisya suspect na nakatakdang sampahan ng kasong pagdabali sa Section 5 ng Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matatanda na ito na ang ikalawang drug personality na nahuli ng otoridad sa barangay Santa Monica ngayong buwan ng Pebrero. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Apat na minuto bago mag-alauna ng hapon, abangan ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pero padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasol. Palawan muna. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Ang programang ito... I love you. Mi amor. Kitam. Ti amo. Sarayaw. Asyentiro. No matter how you say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo Gift Surprise Delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Caliana Lansana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Only managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. DYPR Balita Tanghali Showbiz Balita. At sa ating showbiz balita, mga kandidata ng Miss Puerto Princesa 2022 nagpatalbugan sa long gown at swimsuit competition. Ang showbiz balita hatid ng showbiz insider Joel Contribida. Talaga namang pageant fever is on dahil mga Miss Puerto candidates naman ang rarampa o rumampa this time in line with Balayong Festival na nag-ongoing na ngayon. Kahapon ay ginanap ang preliminary ng 20 kandidata para sa long gown at swimsuit portion bago ang inaabang coronation night ng Miss Puerto Princesa. Suot ang mga disenyong damit ng Manila-based designer na si Sunny Boy Mindo, nag-shine si Miss San Miguel sa long gown portion at best in swimsuit naman ang pambato ng barangay Tinigi. Ngayong Webes na gaganapin ang Coronation Night sa Princesa Garden, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasa private venue ang coronation ng Miss Puerto dahil na rin sa mga safety protocols. Joel Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita! Balitang Good Vibes! At para naman sa ating balitang good vibes ngayong tanghali. Pampa good vibes, yan ang sabi sa post ni Kapitan Russell Gloriani ng Barangay San Miguel dito sa Puerto Princesa dahil all out as in bigay todo sila sa kanilang dance cover ng hit dance craze ngayon na Paro Paro G. Nilahat ni Kap Russell ang officials niya mula sa tanod, barangay health workers, mga social workers at maging si Kap Russell ay namuno sa paghataw. Giling at bigat todo na sayaw. Nilabas nila ang video sa mismong kapiestahan ng San Miguel noong Sabado, kung saan may mga contest pa sila sa barangay na may malaking papremyo, basta sumayaw lang ng Paro Paro G. Ang Paro Paro G ay unang sumikat sa TikTok, gawa ito ng isang DJ sa Northern Samar. Balitang Good Vibes! At sa mga naglilimog ko yun noon, ang most madal kita ko yun noon, ituturo ka na to ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita ikaw yun noon. Mayad nga adlaw kanin nung tanan mga tangay bug, titinaig mga gurang-gurang. Ako yung nung tangay nga si Ryan Ibanez, ang inong katabid sa tang pagadali lingwayin ko yun noon, ang opisyal nga lingway, iyang probinsyang Palawan. Sadlang wadyan, bisarang ko yun noon nga tangadalan, mamanang uma. Ang umamamanang lugta ngay gagamit sa mga agrikultural nga buruatan tulad iyang pagtaranaman, paggerapatan ni mga ayo, pigiba pa.
Sa Tagalog, ang uma ay bukid. In English, uma means farm. Sa Mauruta, pwedeng gamitan sa atang tuntulanan ang bisarang uma, tula dya. Durong kapilay ang kabuwi sa uma, pero kung ara maniguma, ara kita mikakaanan. Ani man tawanta importansya ang mga maniguma, igang agrikultura. Mga tangay, ikadangag tagagmanta, igamitin tatang lingwayin ko yun. Diyan nung tangay Ryan Ibanez, mayad nga dlaw kanin nung tanan, amblig. Amos! Madal kita, iko yun nun! At magandang tanghali kap, Vadyo Aquino, Tito England Sanas, at kay Ka Louie Oliva, magandang tanghali din kay Alma Lianiguez, at sa lahat po ng mga nanonood by live stream at nakikinig sa kanilang mga radio sa kanilang mga tahanan sa buong lungsod ng Puerto Princesa at sa mga karating munisipyo ng Puerto Princesa. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Lunes ng tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang hapon. Magandang tanghali rin po kay Victor Gabasan, kay Jason R. Sarmiento, kay Zach Seracarpio, kay Sir Arnold Beaton. Magandang tanghali po. And kay George Vasquez, magandang tanghali po sa inyo at maraming salamat sa panonood sa DYPR Balitang Hali. Ako si Nico Mendoza Tan at yan ang DYPR Balita sa Tanghali. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang bukas, dito sa 95.1 1FM.